Sa so, mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At tayo po ay nagtatrabaho ng Linggo. Ayan, pagkagaling natin sa isang turnover ay ito naman po tayo ngayon. Kasama natin si Idol Joey the Great. At pinuntahan namin itong bahay ng isang senior citizen na wala na daw pong nag-aasikaso. Ang mga anak ay nasa Manila. Wow, ang ganda ng lugar. Okay. Ayan. Ito po mga kalinga pa, isa po sa na-i-vlog po natin kasi may nag-recommend na nagbablog po kami doon sa kabilang kay highway. Meron po naglapit sa akin na kumustahin itong dalawang senior citizen. At gusto ko lang i-share kay Rich Falcon TV, no, kaya para kahit paano mabigyan ng kahit kung ano yung sa paraan ng kanyang masipo. Hello, Nay! Hello po! Yung si Nanay, oh. Hi, Nay! Hello. Hindi siya nakakaano ng salita. Ah, okay. Hindi siya nakakaano. May sakit na si Nanay. Ayan. Basta kayo, Nay. Si Kuya. Ah, wala. Wala dito. Ay, nakakapaglakad pa yung asawa niya. Oo, si Kuya. Siya yung lumilis ka din. Kain-kain sa bukit. Ilan taon na si Nanay? Nay, ayun nga pala, hindi siya nakakapagsalita. Tulo si Kuya. Kamusta po kayo? Ano po ang sakit nyo, Nay? So, mga kalingap, ito pinilit lang na makabangon ni Nanay dahil may dumating nga na tao. So, nakakaawa naman po yung kanyang kalagayan. Ito lang po yung kanilang ano. Payat na yung mga paa ni Nanay. No? Nangayayat ka, Nanay. Wala ka po mga anak? Nasaan po yung mga anak mo? Nasa Manila? Medyo hindi na po kami magkaintindihan ni Nanay dahil hindi ko po masyado marinig yung kanyang mga sinasabi. So, may asawa daw po ito si Nanay. Kanyang kalagayan dito, oh. Pasok ako, Nay. Ito po yung kanyang bahay. CR nila. Wala na rin tabing, kusina, ang kanyang mga kaldero, lahat ng mga pinggan, halos di na po nahuhugasan. Kawawa naman ang kalagayan nila. Nasaan asawa mo, Nay? Lumabas lang? Guys, ano, medyo hindi ko po kayang masyadong tignan yung kalagayan ni Nanay. Naawa po ako dahil hindi ko alam kasi kapag ganito mga matatanda na at saka may mga sakit, hindi ko masyadong kayang tignan yung kanilang kalagayan. Medyo nababagbag po yung aking kalooban. Ano daw po ito? Pinabayaan na ng mga anak. Tapos ang mga nagbibigay na lang po ng pagkain para sa kanila ay yung kanilang mga kapitbahay. Sobra po talaga nakakaawa, mga kalingap. Pinagtapasan.
po dumating ako sa puntong ganito na yung aking nanay ay nagkaroon ng karamdaman. Pina-hospital namin hanggang tinapat kami ng doktor na wala na daw pong pag-asa si nanay. Ang gusto nila, bubutasan nila ang nanay ko sa lalamunan at saka sa tagiliran pang dialysis. Pero yung chances ng yung pag mabubuhay si nanay ay wala na daw po. Pinakamatagal daw po ay 1 month, sabi ng doktor. So, yung nanay ko, dahil minamanas na siya at sa akin lang niya gusto talaga na magstay. Kahit pinapapunta ko siya sa mga kapatid ko, mga babae, bumabalik siya sa akin. Hanggang sa dumating yung time na nawala si nanay. Pero bago mangyari yun, hindi na po ako nagtrabaho sa labas. Kumuha ako ng trabaho sa loob ng bahay namin, na doon ako nagtatrabaho para nanay ko ay na aalalayan ko, nabibisita ko, at saka napapaliguan ko, nalilinis ko kapag meron po siya mga dumi. Ako nagpapaligo kahit na parang sabi nga nila yung pinaglabasan ko nakita ko na at nahawakan ko na din dahil sa aking pagmamahal dun sa aking nanay. Hanggang sa yun nga po, niloob na rin ng Diyos na kunin siya. Kaya parang pagka nakakakita po ako ng mga ganitong sitwasyon na bakit may mga anak, bakit naman po napabayaan at inilagay yung kanilang magulang dito sa ganitong sulok-sulok na lugar, na mabuti na lang po at may mga mabubuting kapitbahay na sila po ang nag-aasikaso at nagbibigay ng pagkain kay nanay. So yan mga kalingap, mga kapamilya, mga kaibigan, mga kapatid, di man po sapat yung aming kakayanan para matulungan si nanay, pero namamanhik po kami sa inyo na kung maaari po ay matulungan natin si nanay at yung kanyang asawa. Nantay lang po namin yung asawa ni nanay para po makausap namin kung ano po talaga yung kalagayan ni nanay ngayon. At bagamat nakikita natin na mahina si nanay at uuga-uga, malaman natin yung totoong kondisyon niya. Bagay, maganda naman po itong lugar nila kahit papano. Dahil meron po dito napakagandang sapa. Yan ang sapa nila. Ayo. Ayos naman po. Bali si nanay po ay ano pong nangyari sa kanya? Nang maisip po yan wala nung matay nung isang anak namin para isip niya para nagkalpil. Ay, ganun po ba? Tapos po, ano na yan? Parang naipakonsulta nyo na po ba yan si nanay? Manimit na po na ako niya sa Hernandez. Dito sa may Hernandez? Ano daw po ang sitwasyon ni nanay? Pwedeng po nilang Ah, dahil high blood din po siya, dahil na stroke. Pero parang sa tingin ko na si nanay po ay parang sobrang hinang-hina. Sobrang hinang-hina ni nanay, buwan dumating ako dito. Ayan po, sobrang hinang-hina ni nanay. Dati yan tayo, di ba? Dati, kung ano? Dati batak yan eh. Oo, makatapay dati yan. Ayong kwan. Tigil na siya. Siyempre, pag napapayahan. Ang pagkain niya po dito, ano naman? Kain pa rin naman po ng kanin sa maghapon. Sa isang araw, isang beses pa naman. Wala naman pong ipinagbabawal na pagkain. Wala naman po kahit sa special po, wala naman ipinagbabawal na pagkain. Dahil medyo kumapayit lang siya. Kay nanay po, wala pong pinagbabawal. Kalingap at talagang itong mag-asawa talagang parehas nangangailangan ng
ng maintenance at yun nga, isa sa pinapakiusap nila na yung kanilang bahay. Dahil kitang-kita naman po ng mga inanay na din at kinakabahan sila na baka bumagyo ay sahig nila. Yung sahig nila pwede rin madulas si nanay dire-diretso doon sa ilalim ng kalan. Bakit mo sa ilalim ng kalan dire-diretso pa? Kasi pababa eh. Pwede ba matumba lang muna dyan bago pumunta doon sa kalan? Hindi nangyari. Dire-diretso agad. Nangyari na sa akin eh. Ay, nangyari pala. Okay, tamo. Nangyari pala. Nadulas ka dito, tay? Diretso ka doon. Bibila akong dinakaiga ko. Dinitin ako yung sinain ko. Bibila akong batay. Okay, tamo. Pwede talaga. Alam mo. Sa akin, hindi pwede man matumba muna. Pwede tumba muna. Siyempre, pababa, di gugulong din. Ayan po, sobra talaga naman bago siya mga kailangan. Oo nga po. Ayan, si nanay. Marami po talaga si nanay. Ay, may kundi pa ako dito. Ialala, idagdag mo to. Pasensya ka na dyan, tatay, ha? At opo, at tayo ay wala po tayo masyadong views, kaya kakaunti lang yung ano natin. At ito naman po, yung para sa amin po ay pasensya na rin po kayo dyan. Oo, sana tatay kahit po paano, no? May makatulong ngayon po, mga kalingap, mga kapartners, ay naglalambing po kami dito sa dalawang pamilya mag-asawa, yung may higit po, lalo na po ngayon magba-Valentine's. Palawakin po at palawigin ang ating puso para kay nanay. Si nanay po ay lubos po nangangailangan. Siguro si nanay ay hindi na nakapag-inom ng ano, no? Gatas. Gatas na pang senior. Yung ano, para ay anlin. Anlin. Para umano yung mga buto niya. Ang pabuntis yung anmum. 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 Ano ba yun? E di si nanay yung anlin. Para yung mga buto-buto ni nanay, bumalik yung sigla. Saway ka talaga. Yeah. Nabisita ko dito si tatay. Actually, ilang buwan na rin di kita napunta dito, tay? Matagal na eh. Oo, kasi nagpa... Sabi mo, anong pagpunta mong huli rito, pagbalik ka, dalag itang... Bigas. Solar, saka... Solar, wala nga silang ilaw talaga dito. Ilaw. Ang problema lang nan, tay, yung sponsor natin ng solar ay naging mission, ano? Missing. Ah, missing in action. Oo, naging missing po. Dalawang beses kami nag-chat, sabi niya, sige, ganitong araw, mag-send ako. Oh, nag-hayilo ako, yun, hanggang ngayon, sin. Kaya yung ating pantulong, talagang sa viewers at sa sponsor lang tayo, umaasa sa mga. Shoutout po sa may mga solar dyan, baka naman po pwede natin mabigyan ng solar panel sila nanay at tatay para kahit pa paano po may ilaw sila sa gabi. Correct, ano lang yata yun, wala, make it 1,000 lang yata yun. 1,000 na yun. Oh, make it 1,000. Yung dalawang bulb. Oh, isang bulb dito, isang bulb sa kusina. Ayun. Para hindi po sila madulas at tumuloy-tuloy doon sa ilalim ng kalan. Naikot mo na yung si Ernela. Makaikot na ako doon. Ang ganda ng si Ernela, no? Oo. Okay. Open sesame. Tsaka yung kwarto. Okay lang yun kasi silang dalawa lang naman. Oo. Tapos ito si tatay, di ba naabugatin natin, wala siya? Yan, yung gawa niya lagi, iniiwanan niya lagi si nanay. Oo. Ay, tay, huwag mo ipo. Nasaan po sila? Nasa Manila po, hindi po sa palaran lang ako. Ilan po ang anak ninyo, tay? Dalawa naman. Dalawa, tas namatay po yung isa? Tatlo yan, nakatay. Ah, yun. Dalawa na lang. Ilan taon na po sila? Yung mga ilan po yung pangalan ko, parang nagit nata, 50. May mga pamilya rin po sila? Mayroon po. Kasama rin po nila sa Manila ang mga pamilya nila? Eh, ano po yung kinabubuhay ninyo, tay? Ay, yung mga gataga, binibigay naman sa pamilya niya na tayo. Sa lumulay siyang buwan, baka mga lima tayo lang gano'n. Ay, gano'n po. Sa tiga lang, dahil wala naman. Dito po sa inyo, bali, ano po ang nakakaya nyo pang gawin para sa ikabubuhay? Hindi na po ako makapagtrabaho. Hindi na rin po. May sakit ako sa puso ay. Mabuti po at kaya nyo pang anuhin si nanay. Ayun na lang. Nasagyan ko lang alam. Pero wala naman makapag mag-alaga. Bali sa ngayon po, eh, ilan taon na po ba si nanay? Kung po, nasa 79 na. 79? Kayo po? 82 na po ako. Ah, 82 na. Hindi na ako kaya, hindi ko na kaya makakuha. Talagang ano na, tapos, kagaya niya, saan po kayo kumukuha ng tubig ninyo? Inumin.
sa labas po. Papaigib na lang po kayo. Mm. Isang kulti niya. Isang kulti niya siya sa amin. Mabuti kahit pa paano, nakakapagbayad pa po kayo. Tapos ang kuryente niyo po? Wala po. Ay, anong pang ginagamit niyo? Bututoy? Yung gas na lang. Gasera? Ito pong bahay ninyo, sa inyo po ito? Yung bahay namin yung sa labas. Mm-hmm. Eh, inabot ang way dinig, kaya pinasok na po kayo dito sa loob. Pero inyo naman ang lote. Pinaguhulugan po. Ah, pinaguhulugan pa. Magkano na po ang hulog ninyo dito sa lote ninyo? Kasi ito po ay ang sukat ito. This purchase film. Parang nasa ito lang na ibibigay namin. Mm-hmm. Bali 100 square meter pala ito, 10 by 10. So, yun tatay, bali kami po ay napasyal lang dito dahil nga po may nag-ano sa atin na baka sakaling matulungan po kayo. Kung meron pong tutulong sa inyo tatay, ano po ang gusto ninyong itulong sa inyo ng mga sponsor natin? Wala na po kung anong may budget na tapakaloob niya. Ano po ba yung mga pinakakailangan-kailangan po ninyo? Ayun nga po, ito nga, inaalala ko. Ito lang halimit makanay. Mm-hmm. Yan ang pinakikos po kung talong may mga katulang na matutulungan kami. Opo. Ah, so bahay po pala ang ano, gusto ninyong maipaayos. Dahil wala naman ito. Pag-aabot ang tipulan, pag naabot ng bagyo-bagyo, ay puro tuloy mga halimit. Matibay pa naman. Ay, mukhang matibay. Wala po, puro tuloy. Dati niya sinabi. Tapos maintenance daw ni nanay. Mm-hmm. Ay, si tatay. Tuloy pa yung maintenance mo? Oh. Ano po yung maintenance nyo? Ano po ba? Sa puso? Sa puso. Lalo ito resultant sa high blood. High blood. Ito sa puso. Ang anak niya po, nagpadala na po sa inyo? Ay. Hindi na. Minsan po, makapadalaman. Oo. Isang beses lang daw sa isang buwan. Kasi isang beses lang. Pero regular naman po yung pagpapacheck up ninyo? Hindi na nga po ako nakakapagpacheck up. Eh bakit po kayo nakakainom ng gamot kung hindi kayo nakapagpacheck up? Noon pa raw yan, reseta. Kasi ang reseta po kasi, tatay, 3 months lang yan. Dapat panibagong reseta uli. Hindi po, yung pong reseta. Ito, pag nasakit yung hindi ko. Ininom mo na lang. Hindi, hindi ko. Ah, okay. Ito po mga connect mo. Yung mga resita ko.